So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, meron tayong re-repair na ano, na stabilizer link. So ganito, itong stabilizer link ko, okay pa naman to, matigas pa naman yung ball joint. Kaso ang problema nito, sira na yung gas boot. Okay pa ako. So ito yung gas boot sa stabilizer link. Yan, sa baba, okay pa. Pero pag dito sa taas, tingnan nyo. Sira na yan. So ang gagawin ko mga paps, ito try kong i-repair to. So mga paps, sinangat ko ito gamit ng bottle jack, tapos matatanggal ko na yan. Okay, taas ng pilar niyan. So mga paps, ito yung ano, tinanggal ko. Yan, ito sirang-sira na yan. Sa kabila, wala namang sira. Tapos ito yung luma ko. Yung luma ko, okay pa naman yung isa. Yung isa, sira na rin. So ang plano ko, kunin ko to, ililipat ko dito. Pero ano kasi, napansin ko, mas maayos to, mas matigas pa to, kumpara dito. So ang gagawin ko na lang, ganito. Kukunin ko yung isa, isang boot, tapos ililipat ko dito sa may sira. Pansamantala lang to mga paps, kasi wala pa akong ano, budget para bumili ng ano, ng stabilizer link. Ito na siya. So, kung napansin nyo, gumamit ako ng ganito para kahit paano, masave ko yung lock ring niya. Yan, maging ganyan pa rin siya. Okay? Pag ginamitan ko nito, bubuka yan eh, gaya nito. Pag pinersa, maging ganito siya. Bubuka siya. Okay, so tinry kong isave yan. Para magagamit ko pa. Okay, so ganito, since natanggal ko na itong pinaka-boot niya, ito, para to sa ano ah, stabilizer link. Ngayon, tatry kong sukatin kung gaano ka laki yung butas nito. Around 27 to 28 millimeter. Ganun eh. Ganun yung nakukuha ko eh. Ano. Yan. Simula dito sa dulo nito hanggang dito sa loob. Yung loob na diameter sinusukat ko ah. 27, 28 millimeter. Yung nakukuha ko. Tapos dito naman, yung maliit na butas. Around 13 millimeter. So yun yung ano ko lang, estimate ko. Wala kasi akong matinong panukat eh. So lahat ng galing ko na to, ito yung isang sira. Ayan. Ito, wala pang ano to, wala pang kalog. Okay pa to. Ngayon ganito, may isa pang discarte rito kapag may kalog to, ginagawa, machine siya, pinepress. Or, mga ano lang to mga paps, pansamantalang solusyon lang yun, ipinapapress or minsan ginagawa, pinupukpuk to, yan, para bumuon yung pinaka-ball joint sa loob. Para sumikip. Pero ano lang yun, pansamantala lang yun, hindi rin tatagal yung ganun mga paps. So ito, lalagyan ko na lang ng grasa to. Tapos ibabalik ko na yung pinaka-lock ring niya rito.
So ayan mga paps, napalitan ko na yung pinaka dashboard niya. Para na uli siyang brand new, pero hindi siya kasing tigas syempre ng katulad ng dati. Pero at least, kahit paano, nabalik na natin yung dashboard, maiiwasan na natin pasukin yan ng ng tubig or ng alikabok. Mapapatagal pa natin kahit paano yung buhay nitong ball joint sa sa stabilizer lid. Okay, so paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to in case na magre-repair kayo or magpapalit kayo ng dashboard dito sa stabilizer link ball joint. Paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng gandang basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.